things to all young people in the Asia-Pacific region. Despite the pandemic delaying the APYC in 2020, we are returning this year without any obstacles. Those of you who have already registered can rest assured that your money is safe and handled responsibly. If you've ever considered embarking on an Asia-Pacific Youth Conference, now is the time. It is a community of apostolic youth impacting the world. Join us as we experience a fresh sense of vision and purpose through the impactful ministry of our incredible speakers. Not only will your life be transformed by the Holy Spirit, but you will also be empowered to empower others. Come and join us at the Coneta Astrodome in Pasay City, Metro Manila from October 31 to November 2, 2023. See you there! Ayan. At magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid dyan na nanonood live ngayong gabi. At good morning sa ating mga kapatid na nandiyan sa ibang bansa. Ano? Amin po kayong pinabati ng magandang araw, maupay nga gabi, maayong gabi. Good evening or good morning. Amen. So, kami po ay nagagalak muli na tayo po ay nandito sa ating programa Youth on Air every Monday evening. At tayo po ay nandito sa gabing ito upang matunghayan naman natin muli at mapakinggan, mapanood ang iba pang mga ibabahagi. Amen. Ating, lalo na may special guest tayo ngayon, di basta-basta itong guest natin mga kapatid. Amen. So babati lang natin ano yung ating mga viewers ngayong gabi. Sister Nika Villarin, good evening. Pastor Abner watching at good evening po. Wow, from Qatar. So good evening sa mga kapatid. Ah, good morning dyan sa Qatar. Ating mga kapatid dyan at aking classmate, ang aming classmate si Pastor Kevin Strimos. Amen. Sige po, pakishare po ng ating live ngayong gabi upang sa ganon ay marami pong makasaksi. Amen sa ating pong gawain sa gabing ito. At good evening po si Kim Santiago, ang ating director. Amen ng Youth on Air. God bless you po. At muli ay hindi ka lang mga patid ha, mayroong nag-message dito, nagpabati ano. Happy birthday advance mga patid kay Brother Alfred Marmol, bukas ang kanyang kaarawan. Okay, happy birthday bro. And also sa mga nagbi-birthday noong nakarang linggo, ano? Good, happy birthday. Amen, amen. Ayan. So meron tayong mga babatiin pa maya-maya. At sa oras pong ito, mga kaibigan, mga minamahal, na aming taga-subaybay, ay manalangin po muna tayo sa ating pong pagsisimula po ng ating pong gawain. Good evening, Pastor Gotlay. Praise the Lord. And to all pastors na nanonood po ngayong gabi. Let's pray, Father God, blessed be your name. Amin ka pong tinataas at pinapasalamatan. Thank you, God, for this great privilege, Lord, na iyong pinagkalob sa amin, Panginoon. At maging o Diyos sa aming special guest, Lord, sa gabing ito. Ano man po ang aming mapakinggan, ay amin itong sa buhay, Panginoon. And bless all the viewers, bless all our friends, Panginoon, na aming naikalap, Panginoon God, at naikalat, Panginoon, ang magandang balita nito to those people na hopeless, na nagkaroon agad ng panghihina o Diyos, na ito'y makatulong Panginoon na sila'y mag-bounce back o Diyos at pagpalay mo Diyos God ang Youth on Air program. We give you praise and we give you all glory. In Jesus' name of Nazareth we pray. Amen, amen. Alright, so ayan. Sige po,
mag-share po. Huwag po kayo maghiyang mag-share ng atin pong live ngayong gabi. So bago ko po ibigay sa atin pong guest ngayong gabi, ay mag-share din po muna tayo, ano? Share natin ito sa ating mga friends. Ayan. At ayan. Okay. Alam niyo ba mga patid na ang ating guest ngayon ay she is very busy. Kaya in-encourage ko kayo na i-share nito yung live nito dahil hindi basta-basta ang ating mapakinggan ngayong gabi. At kahit sa kanyang maraming schedule ay napaunlakan po tayo immense sa gabing ito na siya po atin invite at magsasalita, amen, at ma-encourage sa atin sa pamagitan ng salita ng Lord. Good evening, Sister Merlinda Rimondo at Sister Giselle. Amen. Ayan. Sige, maya-maya ay balikan ko kayo mga patid. So, punta lang tayo sa ating mga announcement. Alright, so lahat po ng mga kabataan ng NCRD 1, Kamanava Section 1 mga patid, ay meron po tayong gawain sa Saturday. Tuloy na po ito ang ating Love, Courtship, and Marriage Bible-based Convocation. So, wala po itong bayad, free registration or no registration po tayo. At lahat ng mag-18, if you are 17 this month, or this month, and then mag-going 18 na kayo this year, ay also you can join. Pwede kayo sumama at maging ating mga visitors, ating mga VIP, ating mga guests sa ating cell group, care group, ay pwede po natin dalhin sa venue. So, sa Bukid po, March 18, 1 p.m. sa Tala 2. And then, March 19, Sunday afternoon, 2 p.m. sa Bagong Baryo. Kita-kita po tayo doon, mga people. Amen. At magaganda at di basta-basta yung ating mga lecturers. Huwag niyo itong kaligtaan dahil minsan lang po natin ito gagawin sa isang taon. Alright? So, ayan, and then ang atin pong APYC, atin pong nai-promote kanina mga patid, mga kaibigan, ay tuloy na po sa October 31 hanggang November 1 and 2. Praise the Lord. So, ang mga registration or yung mga naka-register na last year ay nandyan na po, naka-plus na po, amen, sa ating GC. And also, promote ko lang din ang ating District Youth Conference ngayong July 15. Okay? 400 ang registration at 100 po ang registration sa pre-believer or sa ating mga visitors. Ayan. So, July 15 po yon. Alright. So, yan po ang ating promotion at announcement sa gabing ito. So, ito na. Atin pong tatawagin ang atin pong guest ngayong gabi. Praise the Lord. Siya po ay akin pong classmate sa Bible school. At una ko itong nakita at nakilala ay very silent lang, silent mood. Pero malalim yung laman pag magsalita. So, siya po ay associate pastor and also pastor's wife, Jesus Christ Ministry of UPC in Tanza, Cavite, under Pastor Lon Santos, ang kanyang asawa po. At also, she's currently copy editor of Pentecostal Publishing Commission sa ating pong headquarters. And also, she is currently teacher ng ating alma mater, ang ACTS. So, let's welcome Pastor Lovejoy Santos. Pastor, good evening. Good evening, friend. Good evening, classmate. Pastor Abner, salamat po sa invitation na ito. Sa pong malaking privilege para sa akin maging parte ng Youth on Air ng Section 1. Praise the Lord. Tanong ko lang, classmate, friend, Pastora, kumusta ka? Mabuti si Lord sa atin. Mabuti si Lord sa atin lagi. Wow, praise God. At baka naman,
bago ka mag-share ng Word of God, ano gagawin natin? I-share mo muna yung testimony mo or life story, yung people ka pa. Oh. Ano mga challenges mo sa pagiging youth at paano mo na ito na overcome. At hanggang ngayon, patuloy ka naka-smile, ano? Smiling face talaga itong classmate ko eh. Alright. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, syempre sa pribilehiyong ito maging tagapagsalita sa mga young people, especially ng section and ng district ng NCR, sa atin pong sectional presbyter, ginagalang na Pastor Roger Aquino. God bless po. Sa atin pong youth president, Pastor Abner, at sa kanyang asawa, Sister Tin. Salamat sa invitation. Of course, sa ating youth secretary, Pastor Tolentino. Amen. At sa ating media team. No? Ang ganda ko dyan. Wow. Salamat sa media team. totoo yan, totoo. Hindi pwede filter. Talaga. Okay. Ang testimony ko bilang ano, no, kung paano ako nakilala talaga sa Panginoon. Actually, nag-umpisa ako sa Sunday school ng mga bata. So ako'y produkto ng Sunday School for Kids. Kaya huwag niyo mamaliitin kasi hindi natin alalaman na yung mga batang tinuturoan natin, tatawagin pala ng Panginoon magpastor, magpastora. Kasi noon hindi ko naisip eh. No, pero mabuti ang Diyos sa akin. At dinala niya ako sa ganitong kalagayan. Hindi ko sinasabi na naging smooth ang lahat. Lalo na nung naging young people. Oh, minsan din naging young people si Pastora Love. At alam ko yung pakiramdam ng mainit, lalamig. Pero hindi tayo sinukuan ng Panginoon. Meron tayong pastor na laging nananalangin para sa atin. Nagme-mentor, nagtuturo sa atin. Kaya mahalin natin ang ating mga pastor, mga kapatid, mga young people. Oh, suportahan natin laging gawain ng Panginoon kasi hindi natin alam yung pagpapagal na ginagawa nila para sa atin. At mas lalo ko siyang minahal nung tayo mismo, friend, pumasok na sa ministry. Ganito pala trabaho ng pastor. Oo. Kaya, salamat sa Panginoon. At yun na nga, tinawag tayo mag-Bible school. Simula noon ay nag-full-time na rin tayo sa ministry. At yun ang pinakamagandang decision na ginawa ko sa buong buhay ko, na ibigay ko ang aking buhay para sa paglilingkod sa Diyos. Wow, praise the Lord. Talaga naman, ano? Pastora, saan po yung exact location dyan sa Cavite? Baka may mga kamag-anak yung mga viewers natin, and then mga kapatiran nandyan sa Cavite, baka malapit sila sa inyo. Pwede kayo mag-promote at baka mayroon din kayong batiin, gustong i-shoutout, batiin nyo na po. Ang church natin dito po sa Tansa ay nasa Barangay Santol, Tansa, Cavite. Malapit lang po sa Barangay Hall ng mismong Barangay Santol, kaya hindi kayo maliligaw. Pwede nyo pong kontakin yung ating Facebook page, Jesus Christ Ministries of UPC ang pangalan po sa Facebook page, at meron pong contact number doon. O kaya naman, dahil binigyan na rin ako ng pagkakataong bumati, siyempre unang-una kong babatiin ang aking pastor. Walang hihigit, walang papantay, nag-iisa. Yes. Aking asawa. Praise Pastor God. Lon Christian Santos. At good ang evening, aming... Pastor Lon. Nandiyan yan, sa tabi-tabi lang yan. Nandiyan yan, kasupot. Ang aming anak, siyempre, Brother Sean Fender Santos. At ang lahat po ng kapatiran sa Jesus Christ Ministries of United Pentecostal Church, shoutout po mga kapatid. Diyan lang kayo. Binabati ko rin siyempre ang ating Pentecostal Publishing Commission family under sa leadership ng ating very generous Ma'am Irene Chavez. At hindi ko makakalimutang batiin, of course, ang ating mga estudyante, mga naging estudyante ng ating tama pastor, ng ating alma mater, Bible School, Acts Bible College, ang ating mga staff and faculty, under sa leadership ng ating newly appointed President, Reverend Carlos Go. Wow. Inagpanagbati po sa lahat mga kapatid at sa lahat ng sangkapastorang kasama natin ngayon. Praise the Lord, talaga naman, no? Pastora, kung babalik lang ako sa pagka-Bible school student, mas hindi siguro ako matulog pag ikaw magturo. Talaga ba? Siguro. Siguro tawanan lang tayo ng tawanan.
Siyempre, batiin natin yung ating batch, Mountain Movers. Siyempre, oo. Ang ating batch 2013, Mountain Movers, shoutout sa inyo mga kapatid, mga classmates. Alam ko marami sa atin din bumasok na rin sa ministry at kagalakan natin yun sa Panginoon. Ayan, praise the Lord. At sa maganda at mahaba-haba sana yung talakayan natin at may itatanong pa sana ako, Pastor, pero we have limited time. Magdapos na marami ka pong malalas. mag-shoutout lang tayo dito. Sabi ni Pastora Sara Lee Ching, ang iyong estudyante na magandang pastora din ito. God bless, Teacher Love. Oh, God bless, Sister Teacher Love. And also, si Sister Giselle, si Dan, Sir Dan, yan, nag-mention siya ng isa-shoutout niya. Ayan, okay. So, sige. At muli, atin pong bigyang daan. At kung kayo po ay nag-ready ngayon sa iyong dinner at nag-prepare or saan man kayong lugar ng viewers or kung babalikan nyo to, amen, sa susunod na araw. At maging sa mga makapanood pa nito, amen, sa live na ito at sa gawain na ito sa Youth in Air sa episode ng sa gabi ito, mga patid, ay welcome po ang lahat. And nandito pa rin tayo sa ating theme na Stay on Fire. So, paki-comment dyan sa inyong comment section kung sa 10%, ilang percent na ang yung pag-aapoy ngayon sa Panginoon. Sige, para meron tayong interaction. Sige, sa out of 10%, ilang percent lang yung pagiging on fire mo sa Lord. Ayan. At sabi ni Pastor Jake Taan, batch nga tigtulak ng bukid. Ayan, ayan, ayan. Mountain Movers eh. Yeah, praise the Lord. Ayan. Sige, habang nagtatype po kayo dyan sa yung comment section, ay atin na pong ibigay ang pagkataon, ang oras na ito. Amen sa ating special guest, Pastor Lovejoy Santos. Pastora, it's your time. God bless. Praise the Lord. Praise God. Again, isa pong napakalaking pasasalamat para po sa leadership ng Section 1 NCRD na makapag-minister ng salita ng Diyos sa mga oras na ito. Praise the Lord. Tayo po ay mag-uusap, mga kapatid, mga young people, especially. Alam ko kahit hindi mga young people, nakasubaybay dito. Pero para sa ating lahat itong mensaheng ito, mga kapatid, sa panulat ni Apostol Pablo para po kay Pastor Timothy sa 2 Timothy chapter 3, verses 10 to 15. Praise God. 2 Timothy chapter 3, verse 10 to 15. Ang sabi po ng King James Version, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. 11. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all, the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived." Verse 14, "But continue thou," amen, "continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them." 15, "In that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus." Praise the Lord. Praise God. Tayo po ay saglit na manalangin, mga kapatid ko. Marami pong salamat, O Diyos, sa pagkakataon na kami po ay makapag-usap patungkol sa iyong mga salita. Once again, empower me, anoint me, Lord Jesus, that I may deliver your message tonight for everybody na makapakikinig, Panginoon, ng mensahe ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo po lahat ng luwalhati at pagsamba. In Jesus' name, amen, amen. Praise God. Staying on fire, yan po yung tema ninyo, no, for this month ba to, Pastor, o para sa buong taon. Praise God. Staying on fire, tamang-tama. Nararapat para sa lahat ng mga young people, mga kapatid, at sa lahat ng Kristiyano na tayo po ay mananatiling nag-aapoy sa Panginoon. Ito pong ating binasang mga scripture, mga kapatid, ay malinaw pong warning, babala
ni Apostol Pablo para po sa kanyang anak sa pananampalataya na si Pastor Timothy. Amen. Babala patungkol po sa mga dangers o panganib po nitong mga huling araw. Amen. And I have prayed, no, binanggit pa lang ito ni Pastor Abner, na ganito po ang magiging tema. Nanalangin ako sa Panginoon na ito po ang i-share na message for us tonight, sapagkat napakalinaw ng mga manifestations ng perilous times sa panahon natin ngayon. Itong mga binanggit ni Apostol Pablo ay malinaw po nating nakikita sa panahon natin ngayon. At kung tayo po ay magiging mapagmasid, if we are going to be sober, vigilant, na sinasabi pa rin ang salita ng Diyos. Amen. Ang mga nangyayari sa ating panahon ay katunayan po ng binabanggit ni Apostol Pablo kay Pastor Timothy during this time. Na ano daw po yun? Kung babasahin po natin yung mga naunang verses, chapter 3 verse 1, ang sabi ni Paul. Sabi ni Paul, "This know also that in the last days, perilous times shall come." At ito na nga po yun. No, tayo po ay nabibilang na sa mga huling kapanahunan at ito po ay mapanganib na panahon. "For men shall be lovers of their own selves." Amen. Ang mga tao ay magiging mas maibigin sa kanyang sarili. Covetous, boasters, mayayabang. Totoo ba yun? Amen? Nasa panahon tayo na payabangan, ano po, pagalingan, pasikatan. Blasphemers, sa huling kapanahunan daw, ang mga kabataan ay magiging masuwayon sa magulang. Disobedience to parents, unthankful, mga walang turing, unholy, without natural affections, truce breakers, palabintangin, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Amen. Nandito tayo sa panahon na kung ano ang mabuti, yun ang inaayawan, ano po. At kung ano ang masama, yun ang kinatutuwaan, especially ng mga young people. Kung ano ang kabastusan, kung ano yung kahalayan, kung ano ang masama, kung ano ang ayaw ng Diyos, yun ang ina-approve ng tao. And yes, isa po yan sa manifestation of this last days. Traitors, heady, matigas ang ulo, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Amen. Hallelujah. Again, si Pablo po ay nagbibigay ng babala, warning. He was alarming Timothy about the perilous times na darating. Amen. Kung paano pong nagpapaalala si Apostol Pablo, ganun din po ang admonition, the same warning ang ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos. Sa kabila nga po ng mapanganib na panahong ito, mga young people, napaka-importante ng pagpapatuloy. Amen. We should stay on fire. Sa kabila ng mga kahirapan na atin pong nararanasan, pagsubok bilang isang kabataang Kristiyano, it is very vital na tayo po ay magpapatuloy na maglilingkod sa Panginoon. I do believe, mga young people, na minsan o maraming beses sa panahon ng ating paglilingkod, dumating po tayo sa punto na gusto mo nang umayaw. Amen? Dumating tayong lahat sa pagkakataon na gusto na nating bumigay. Ang awit mo ay gusto ko nang bumitaw. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos. Praise God. Kasi nagtatanong tayo sa ating sarili kung makabuluhan pa bang magpatuloy, alam mo, makatwiran pa ba na maglingkod sa Panginoon. Ang hirap na nang nararanasan ko, parang worth it pa ba na ako ay tutuloy? Na nakakapagtaka, no? Kapag ang isang tao, hindi lang sa mga young people to, sa lahat ng Kristiyano, kapag ang isang tao dumadaan, nakakaranas ng problema, ang una agad nasa isip, hindi magsisimba. No? Pag nakaranas ng problema, aayaw na sa paglilingkod. Pero hindi nagre-resign sa trabaho. No? No? May problema pero nakakapasok pa rin sa trabaho. Naisipan na wag nang pumunta ng simbahan pero nakapasok ng trabaho. Nakakapasok ng school kahit may problema. Pag dinalaw mo, hindi nakapunta ng simbahan kasi daw may problema. Pero nakarating ng SM, may problema, pero nakarating ng Robinson, nakapag-shopping. Hello? Yung iba magsasabi, ayoko na magsimba kasi maraming plastic sa simbahan. Pero hindi nagre-resign sa trabaho.
hindi nagda-drop out sa school. Hello? Marami daw plastic sa simbahan pero hindi ka umaalis ng barangay nyo. Mas maraming plastic doon. So, anong klaseng kaipokrita sabihin na natin ng diretso? Amen? Hindi po tayo nagiging judgmental. But I want everybody to realize na ito po yung klase ng mindset na in-implant sa atin ng kaaway in these perilous times, in these last days. Amen? Kasi kung iisipin mo, kung meron man tayo talagang mahirap na naranasang, no, nasa kalagayan kang hindi madali, at naiisip mong bumitaw, isip mo nang tumigil, kapatid, isipin mo rin sana kung ano mabuting maidudulot sa'yo ng pagtigil. Anong magiging benepisyo para sa'yo kung ikaw ay hihinto sa paglilingkod dahil lamang meron kang nararanasang hindi maganda sa iyong pamilya, sa iyong love life, siguro sa iyong ministry, sa iyong spiritual life. Anong pakinabang para sa'yo kung ikaw ay hihinto? Kung wala kang maisip, magpatuloy tayo. Amen. Kung wala kang maisip na benepisyo ng paghinto mo, tumuloy ka sa paglilingkod. Amen. It is very important to consider the teachings of the Word of God. Amen. Nang maging takbo ng ating isip, hindi huminto, kundi magpatuloy. Amen. To stay on fire. Amen. To continue in serving the Lord. To keep on. Ito pong title natin, keep on. Magpatuloy. Amen. Magpatuloy po tayong lahat. Nabasa po natin yung sinabi ni Apostol Pablo mismo, no? Na siya mismo nakaranas ng mga paghihirap, pagtitiis, no, persecution, afflictions, sufferings. Yet he said, sabi niya sa verse 11, but out of them all, the Lord delivered me. Sa lahat daw ng kanyang pagtitiis na naranasan, paghihirap na naranasan, pinalaya siya ng Diyos, iniligtas siya ng Diyos. Bakit? Kasi nagpatuloy. Hindi natin mararanasan, mga kapatid, ang mahimalang pagliligtas ng Diyos, hindi natin mararanasan, ma-witness ang mahimalang paghilos ng Diyos kung tayo po ay titigil. Keep on. No, this is what I want everybody to realize. It is not the Lord's will for you to stop. It is not the Lord's will for you to stagnate o yung maging stagnant po tayo. It is not the Lord's will for you to sway. So do not stop. Do not stagnate. Do not sway. Kapatid ko. Amen. Sa anong mga bagay po tayo dapat ay magpapatuloy? Number one, we should keep on. Keep on studying the truth. Amen. Magpatuloy tayong aralin ang katotohanan. Because in this last day, sinasabi po ng Biblia that the very elect shall be deceived. That's Matthew 24:24. Amen? Maging ang mga hinirang, no, hindi lang basta elect, but the very elect, ng mga pinakahinirang, ay madaraya pa. So it is good for us to keep on studying the truth. Amen? Pakasikapin natin na lalo pa pong aralin ang katotohanan. Amen. Sa amin pong mga kaibigang nakikinig ngayong gabi, amen, yung atin pong mga bisita na inaanyayahan po lagi na dumalo ng church, sa mga kaibigan namin na laging tinatag sa mga live streaming na katulad nito, mga kapatid. Gusto pong ma-realize nating lahat that what we are sharing, kung ano man po ang aming ipinapangaral, ay hindi po bagong doktrina. Amen. What we are sharing ay hindi po bagong relihiyon. This is not new sect na gusto naming i-introduce sa inyo. Hindi po. No? What we are sharing is nothing but the Word of God. Who we are going to please ay hindi lang po basta kung sino. We want to please the Lord Jesus only. Amen. Ang gusto po naming iparating sa inyo ay ang katotohanan. Buong katotohanan. Bakit po? Because knowing the truth is experiencing freedom. Amen. That's John chapter 8, verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. If you know Jesus, you will know the truth because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. If you will know Jesus, you will know the truth. And if you know Jesus, you will know freedom. Amen. Again, si Apostol Pablo po ay nagbibigay ng babala kay Timoteo to keep on, to continue on studying
the truth. At ang katotohanan ang binabanggit po dito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Bilang mga Bible believers, mga young people, praise God, we understand that the Bible is the truth. So it is very important to study your Bible. Amen. Magbigay ka ng panahon, arali ng Biblia mo. Because that is the truth. Paul said in verse 14, but continue thou, saan daw po, in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Bakit po kailangan magpapatuloy sa pag-aaral ng katotohanan? Kasi mayroong binabanggit na mga mandaraya, mga manliling lang sa verse 13. Amen? Bakit natin kailangan aralin ang katotohanan? Kasi ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, search the scriptures. Amen? Aralin natin ang kasulatan. For in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Amen. Alam niyo po yung idea ng pandaraya, yun po bang kagustuhan na pabulaanan ng katotohanan? Siguro hahaluan ng konting tunay, hahaluan ng konting kasinungalingan. Pandaraya po ang tawag po. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, aralin ninyo ang kasulatan, sapagkat nandiyan ang buhay na walang hanggan. Kung gusto po nating makilala ang Panginoong Jesucristo sa tamang kaparaanan, amen, we should keep on studying the scripture. We should keep on studying the truth. Kaya naman, I do pray na na-appreciate po natin yung ganitong klaseng pangangaral ng salita ng Diyos. Especially yung ating mga gawain sa local church, mga young people, no? Mga Christian in general, let us support your local church gatherings. Ma-appreciate natin na meron po tayong midweek Bible study. Merong gawain ng mga nanay, may gawain ng mga tatay, may gawain ng mga young people sa local church. Agahan mo, pag Linggo, matin ka ng devotion. Huwag ka magpalit. Matin ka ng Sunday school. Pakinggan mong preaching ni Pastor. Huwag ka pumunta sa likod para magmerienda kasi sabi mo, di ka pa nag-almusal. Hindi. Impisahan mo ng maaga ang gawain, tapusin mo hanggang sa huli, i-absorb mo lahat ng pwede mong i-absorb pagdating sa salita ng Diyos. Bakit? Bakit? Kasi importante yan para ikaw ay magpatuloy. Amen. Praise God. We need to continue in studying the truth kasi ito po ang susi para hindi tayo madaya at hindi po tayo makadaya. Ay, wala naman po akong intensyong mandaya, Pastora. Pero ito nga eh, kapag hindi kasi natin nalalaman ng katotohanan, kahit pwede kasing sincere tayo sa pag-share, no? Pagbibigay sa iba ng kaalaman patungkol sa ating pinaninindigan, pwedeng sincere tayo sa ating mga paninindigan gusto nating maibahagi sa iba. Pero kung ito po ay hindi nakatayo sa salita ng Diyos, hindi po yan ang katotohanan. So we better keep on studying the truth. Amen. Number two, limited lang naman po yung oras natin mga kapatid. At tama lang naman yun. Sa anong bagay po tayo dapat magpapatuloy, we should keep on standing in God's teachings. Amen. Hindi lang po natin basta aaralin ang katotohanan, pero tatayuan po natin, maninindigan tayo sa katotohanan mga kapatid. At ito po ang konteksto ng mensahe ni Apostol Pablo kay Timothy. Meron siyang mga persecutions, meron siyang mga affliction na nararanasan in these perilous times. Kapag tayo po ay maninindigan sa katotohanan, mga kapatid, maninindigan tayo sa aral ng salita ng Diyos, asahan mo na meron ka talagang pag-uusig na mararanasan. Amen. Kapag po tayo ay maninindigan sa tama, hindi lahat ay mag-a-agree sa'yo. No, i-expect mo na ang masasamang salita even from your very family. No, kaya nga hindi lahat natuwa nung nakakilala ka sa Diyos eh. At ngayon na nakikita nila na ipinapamuhay mo na kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, hindi lahat masaya. Makakarinig ka ng masasamang salita from your friends, from your workmates, sa mga kaklase mo. Alam niyo yung mga salitang losyang, baduy ka, parang Maria Clara, hindi pa yan. Hindi yan yung mga pag-uusig na sinasabi. Pero meron ka talaga masasamang salitang maririnig. Amen. Pero ito naman, ang pangako ng salita ng Diyos sa lahat ng iniuusig. Matthew chapter 5, verses 10 and 11. Blessed are they which are persecuted
for my name's sake. Tatawaging mapapalad ang lahat ng inuusig, alang-alang sa pangalan ng Panginoon. For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye which men, when men shall revile you and persecute you, shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Ang kailangan lang nating titiyakin ay ano po? Ang tinatayuan natin, katotohanan. Ang kailangan lang nating titiyakin, ang tinatayuan natin ay ang salita ng Diyos. Amen. Kasi kung halimbawa, ina-expect mo, gumagawa ka ng masama, questionable ang pamumuhay natin bilang Kristiyano, ang alam ng mga tao, Kristiyan tayo. Tapos, number one kang chismosa, magsasalita talaga ng masama ang ibang tao sa'yo. Hindi persecution ang tawag doon. Ang tawag doon, despising. Hinahamak nila yung ating pagiging Kristiyano kasi iba yung nilalabas ng bibig natin, iba yung ginagawa natin. Ang alam ng mga tao sa paligid natin, Kristiyan tayo, tapos mapanglamang tayo sa kapwa. Makakaranas ka talaga ng masamang salita. Hindi dahil persecution yun, pero pag-despise yun sa ating pagiging Kristiyan. And sabi ng Bible, ye are the light of the world. Amen. Maging blessing tayo. Maging liwanag tayo sa mga tao nakapaligid sa atin, especially sa mga taong nakapaligid sa atin. Yung liwanag na parang lamp, hindi parang flashlight. Alam niyo po yun? Narinig ko ito sa isang pastor eh, no? Dapat ang liwanag ng Kristiyano parang ilawan, lampara, hindi parang flashlight. Bakit daw? Kasi yung flashlight, paano ba magliwanag? Ang liwanag nasa malayo. Pero yung tinatayuan ng may hawak ng flashlight, madilim. Ano ibig sabihin? No, ang liwanag natin, yung ating pagiging Kristiyan, mga kapatid, dapat mag-uumpisa doon sa mga taong kasama natin immediate sa ating sariling pamilya. Kasi pwedeng bless na bless sa'yo yung ibang tao sa talento mo, sa husay mo, galing mo tumugtog. Yung mga taong hindi ka kilala. Pero yung sarili mong pamilya, tisud na tisud sa'yo. And ganun daw yung liwanag ng flashlight. Ang liwanag nasa malayo. Hindi dapat ganun. No? Ang liwanag natin, katulad dapat ng ilawan, amen, nasa sarili nating pamilya. Yung mga tao mismo nakapaligid sa atin, ang unang-unang makakakita ng liwanag ng Diyos. Diyos naman ang nagliliwanag. Liwanag ng Diyos sa pamamagitan natin. Amen. So tayuan po natin ang katotohanan, mga kapatid ko. Manindigan po tayo sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng mga pag-uusig na ating nararanasan, maging mabuti tayong halimbawa. Amen. Be a good example, especially sa mga taong nakapaligid sa atin. Which leads us sa huli na po nating punto, matatapos na po. No, sa huli nating punto, which is to keep on stepping up in your testimony. Amen. We should keep on studying the truth. We should keep on standing in God's teaching. We should keep on stepping up in your testimony. Mag-step up, mag-level up po tayo mga kapatid. Mag-grow, mag-mature bilang Kristiyano. Praise God. Kung tutusin mga kapatid, marami namang Kristiyano na matalino sa Word of God. Alam nyo? Yung kahit anong itanong mo sa kanya, alam niya kung saan hahanapin, alam niya kung ano isasagot sa iyo. Maraming Kristiyano na magaling pagdating sa salita ng Diyos, nangangaral, mahusay, garal ng Bible school. Amen. Pero alam niyo po, maliban na ipamuhay natin yung mga bagay na ating nalalaman, walang paglagong mangyayari. No? Wala akong estudyante na hindi ko nasabihan ito. At the end of the day, Christians, it is not about how much you know, but how much you apply and put into practice. Yun ang nagmamatter. Hindi yung dami ng alam. Pero doon sa dami ng iyong alam, alin dyan ang ipinapamuhay natin? Alin dyan ang pinapractice natin? Amen. No, kaya sabi ng isang mangangaral, well done is better than well said. And the same is true sa Panginoon. No? Pagharap natin sa Kanya, hindi niya sasabihin well said, but well done, thou good and faithful servant. Amen. Yung ating mga action, yung ating attitude, yung ating mindset ang magde-determine ng ating pong pag-level up maturity bilang mga Kristiyano. Amen. 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. Kabahagi pa rin to ng mensahe ni Paul kay Timothy. All scripture is given by inspiration of God and is
profitable, number one, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Para saan daw po? That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen. Yung perfect na sinasabi doon, na hindi po yung absolute perfection na parang hindi ka na hindi na tayo nagkakasala. Amen. Kasi, magpapakatotoo sa ating sarili, nakakapag-isip pa rin tayo ng masama kahit Christian tayo. Nakakagawa tayo ng masama kahit Christian tayo. Pero ang salita ng Diyos ang tutulong para daw po tayo maging perfect. At ang perfect na sinasabi dito, perfection na sinasabi dito ay pagiging spiritually mature. Amen. Yun po yung fully grown. Amen. Ang salita ng Diyos ang magiging dahilan para po tayo ay lalago. Para po tayo mananatiling nag-aapoy sa Diyos. Salita ng Diyos ang kailangan natin para tayo ay mag-mature. Ibig sabihin, mayroong pagbabago na makikita po sa atin. Katunayan po yan ng maturity. Pagbabago sa ikabubuti. No? Dalawa pala yung klase ng pagbabago. Nagbago ka na kasi lumala. Hindi. Pero tayo magbabago para sa ikabubuti. Amen. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos para po tayo ay lumago, lumalim pa, mga kapatid. Transformation ang magiging magiging katunayan, right? Ebidensya ng atin pong paglago. Amen. Kasi ang sabi ni James, no? Kung tayo daw po'y mananatiling tagapakinig lamang ng salita ng Diyos at hindi tagaganap, ano daw po tawag sa atin? Dinaraya lang po natin yung ating mga sarili, right? We are just deceiving our own selves sa pamamagitan ng hindi pagganap sa mga bagay na ating naririnig buhat sa salita ng Diyos. Young people, anong silbi na lagi kang present sa gawain? Anong silbi na matagal ka nakamo sa organisasyon? Kung yung mata mo wala nang naibang nakita kundi kapintasan ng kapatid mo. Amen? Anong silbi na marami ka kamong alam sa Word of God pero yung tenga mo sabik na sabik makarinig ng buhay ng may buhay? Yung bibig mo natin wala nang ibang nilabas kundi puro reklamo patungkol sa gawain ng Diyos. Ang sabi ni James, you're just deceiving your own selves. Kung tayo po ay hindi gaganap sa mga bagay na naririnig natin, inaaral natin buhat sa salita ng Diyos, wala pong maturity dyan. Minsan nakakahiya na nga lang ipagmalaki na matagal na tayo sa gawain ng Diyos. Tapos wala namang pagbabagong nakikita. Amen. Ang atin pa rin attitude, ganun pa rin. Yung ating action, ganun pa rin. Yung ating appearance, ganun pa rin. Pero matagal na raw sa paglilingkod. Hello. Amen. Kung mapansin ninyo, yung atin pong mga puntos, may progression po dyan, no? Kung tayo po ay mananatiling mag-aaral, we should keep on studying the truth, maninindigan tayo sa katotohanan. We will standing on the teachings of the Word of God. At kung tayo po ay mananatiling lumalakad sa aral ng salita ng Diyos, we will step up in our testimony. Kasi hindi kalooban ng Diyos for you, Christian, to stop. Hindi kalooban ng Diyos for you to stagnate or for you to sway. Meron po dapat pagsulong, may progreso po dapat na nakikita sa atin. No? Si Peter din ang nagsabi, but grow in grace. But not just in grace, but also in the knowledge of the Word of God. Amen. Hindi ko po dina-downgrade ang education secularly, no? Actually, ini-encourage ko yan, especially sa mga young people sa church. Hanggat may pagkakataong mag-aral. Pero ang wisdom na dala ng salita ng Diyos, iba rin. Amen? Iba yung meron ka ng aral secularly, nadagdagan pa ng aral ng salita ng Diyos. Wow. Praise God. Hallelujah. Kaya naman, young people, bilang pagtatapos, sa kabila po ng lahat ng ating persecution na nararanasan, sa kabila po ng mga pag-uusig, mga hamon sa ating pagiging Kristiyano, just keep on. Magpatuloy tayong lahat. Amen. Hindi natin mawi-witness, sabi ko kanina, hindi natin mararanasan ang mahimalang pagkilos ng Diyos kung ikaw ay titigil. Magpatuloy ka, kapatid. Marami pang bagay ang ipapakita ng Diyos sa iyo. Marami pa siyang gagawin para sa buhay mo. At I do pray na sa lahat ng nakikinig ngayong gabi, let the will of God unfold in your life at ma-witness mo kung paano siya ay kikilos, gagawa,
sa buhay mo, sa pamilya mo, sa career mo, sa pag-aaral mo, sa ministry mo. Just keep on. Praise God. All the glory belongs to God. Marami pong salamat sa inyo. Marami pong salamat sa oras. Wow. Napaka-timely naman po ng message na aming pinapakinggan, Pastora. So, naalala ko tuloy, Pastora, yung kanta na disclaimer lang. Di kami ang may-ari ng kanta na ito. Keep on the firing line. Keep on the firing line. Diba? The time is getting short. Jesus coming soon. Keep on the firing line. Oh, wag naman sana tayong tawag nito. Disclaimer, we don't own the lyrics. At shout out sa may-ari noon. Okay, so napakaganda po ng message at marami pong na-bless, Pastora, sa inyo pong binahagi. At marami pong nag-comment dito. Praise the Lord. Thank you sa napakadaming comments ng ating live viewers ngayong gabi. Amen. And they are blessed, Pastora, sa inyo pong timely message na ibinahagi. So, young people, keep on fire sa Panginoon. Tama po yun, kasi lalo na ngayon, di ba, nakita natin sa social media, Pastora, na dati, tago-tago lang ang mga ginagawa ng kaaway. Ngayon, bulgara na talaga. No? At hindi na napigilan. At hindi na mapigilan yan, pero totoo po yun, yung lahat ng inyong binahagi. Na wala tayong magagawa because that is the fulfillment ng mga salita ng Diyos. Ang gagawin lang natin ay manatiling on fire sa Panginoon. Sabi ni Sister Ira Joy, God bless you po, Pastora Joy. And also Sister Chona Bacchus, thank you po. Thank you, Pastor Love, for the wonderful message. God bless. And Pastora, before we end, baka gusto niyo mag-promote sa ating alma mater, baka meron dito nanood na nabanggit niyo kanina yung gusto mag-aral habang may panahon, pagkakataon. Baka gusto niyo mag-promote po, i-promote yung ating Bible school. Yes po. Ngayon pong March ay matatapos na ang school year 2022-2023. I do believe mag-o-open po ang enrollment sa July. So sa lahat po ng kinakausap ng Diyos at tinatawag sa full-time ministry, at ang pinakamaganda po talaga naming maisasuggest ay mag-aral po tayo. Mag-aral po tayo sa institusyon na nangangaral ng Apostolic Doctrine. Amen. Acts Bible College po, dyan po sa number 8 Balete Drive, Quezon City. Sa lahat po ng interesado ay kumontak po sa inyo munang sariling pastor. Siya po ang makapagsasabi at siya po ang mag-e-endorse o magre-recommend sa inyo kung kayo po ay papayagan, karapat dapat, mga kapatid. Tama ba yung salita niyo? Karapat dapat na mag-aral po doon. Amen. Ang lahat naman po ay welcome, pero we strongly suggest syempre na isik natin lagi ang guidance at recommendation ng ating po mga pastor. Tama, tama. Face-to-face na po, Pastora, na wala ng online. Sa pagkakaalam ko po, oo, ay face-to-face na ang lahat ng day students. Ah, okay. Anong subject po kay Pastora? Sa ngayon po, ang tinuro natin ay personality development, Old Testament history, meron tayong tabernacle sa night school, Book of Romans, at Pentateuch. Ah, grabe naman, oh, yung mga tinuturo mo, Pastora, yun yung mga na-perfect mo sa exam, ha? Wow! Praise the Lord. Amen. At salamat sa Panginoon. So, ayan na, nag-warning na yung ating time. At napakaiksi ng panahon at napakabilis, ano? Pero parang napansin ko lang, pag salita ng Lord ang pag-usapan, parang napakabilis ng oras. Pero pag, pag maritis lang, pag sismisan, parang ang tanggal, ano? Pero wala tayong magagawa. Yun talaga ang realidad. And Pastora, thank you so much. And regards to Pastor Lon, and to your kid, and to all the saints dyan sa... Thank you po. Maraming salamat ulit, friend. Thank you so much. And sana hindi po kayong magsawa na hindi kayo ayaw, ma-invite namin kayo next time. And praise the Lord. Let's all pray, kapatid. At sa mga nag-shoutout dyan, ay
Shout out sa lahat. Hindi ko na mabasa isa-isa. No? Let's pray. Father God, blessed be your name. Thank you po, Ama, sa iyong mga salita na ginamit mo po. Na spoke person, Panginoon. God, si Pastor Lovejoy, Panginoon God, sa gabi ito, Lord God. Ito'y nakapenetrate, Panginoon, sa aming mga puso to are the deepest and sa aming kaluluwa, Panginoon, ay marami po kami natutunan sa gabi ito, Diyos. Lord, muli kami po'y humingi sa iyo ng habag at help us, Lord God. Wala po kami magagawa kung wala ikaw. At ang nais namin, Panginoon, that we will keep on moving on, keep on fire, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik ko, Diyos. Dahil sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon God, na ayaw mo ugan ng malahini nga, maligamgang, Panginoon nga, relationship. Kundi, Diyos, nais po namin na day by day ay manatili kaming nag-aalab, Panginoon, sa aming paglingkod sa iyo. Gamitin mo po at i-bless mo mga viewers kung meron mo sila makaramdaman ngayon physically, emotional, spiritual, touch their body, touch their soul, spirit, oh God. At ikaw din ang kumilos, Panginoon, sa bawat tahanan. At i-bless mo po, Panginoon, si Pastor Lovejoy, kanyang husband, Lord, Pastor Lon, Panginoon, kanyang family, lahat ng church. Ay pagpalay mo, Diyos, oh God, at kanyang ministry. At ikaw din ang patuloy na manguna, Panginoon. And we give you the highest praise tonight. In Jesus' name of Nazareth, we pray. Amen, amen, amen. Thank you po, classmate, Pasora, sa napakagandang mensahe. Hindi namin ito makakalimutan at hindi ito namin buburahin kasi naka-worldwide na ito eh. Maraming makakapanood at ma-review at mapanood ulit ito ang aming napakinggan sa gabi ito. Thank you so much. God bless. Thank you po. Shout out po sa lahat. God bless po mga kapatid. Amen.